Bago tayo magsimula sa mismong lesson, meron tayong painting dito na yung title ay Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going? So, painting to ng French artist na si Paul Gauguin. I think that's how he pronounces his name. So, pagmasdan na lang maigi ang painting and even yung kahit yung pangalan lamang. And isipin nyo kung bakit kaya ginawa ang painting na yan. So, meron tayong mga interest, meron tayong fascination pagdating sa origin ng mga tao, kung saan tayo nagmula. Kung tutuusin nga, makikita yun sa mga maraming religions na winoworship or pinapractice sa buong mundo or sa buong daigdig. Dahil majority ng mga religion na to, isa sa mga pinaka-integral na factor sa kanila is ina-explain nila ang origin ng tao. And meron tayong similar idea sa magiging lesson natin for today or for tonight or whatever time na pinabasa or pinapakinggan nyo ito. And ayun ay susubukan nating alamin kung saan ba nagmula ang tao, particularly sa pamamaraan ng human biocultural and social evolution. So medyo may drastic change since this painting is mostly religiously inspired. With that said, pares lang naman tayo ng idea kasi may madalas ang tao, meron tayong existential crisis na gusto nating malaman kung saan tayo nag-originate. So using human biocultural and social evolution, hopefully, ma-figure out natin. At least based dun sa available evidence and para hindi naman kayo ma-overload ng information yung sapat na idea na dapat malaman nyo sa habang nag-aaral kayo dito. So let's first unlock some terms. Like for example, the first one or yung pinakauna ay yung tinatawag natin taxonomy. Ito yung definition niya. Pero para masummarize lang kung ano ang taxonomy, ito yung pamamaraan kung saan kinakategorize or dinidistinguish kung saan ba similar ang mga organism. So based on similarity, based on lineages, kung gaano ka-similar, na most likely ibig sabihin nun nagmula kayo sa iisang ancestor. As for ancestor, later on, i-define natin yun even further. But for now, taxonomy is very important or napakahalaga ng taxonomy kasi ito yung pamamaraan kung paano natin i-analyze ang human biocultural and to an extent even the socio-cultural evolution ng mga tao. Hindi na makailangan tandaan specifically yung mga steps na to or yung mga specific category since this is mostly solid or pure science. But it's still important to remember the definition of taxonomy. So, kung mapapansin nyo, ito yung mga creatures or mga organisms or animals that are closest to us as living organisms. So, again, we're going to analyze this in the perspective of science, sa mata ng siyensya. And sa mata ng siyensya, at the end of the day, we're still animals, mga hayop pa rin tayo. Kasi meron tayong mga traits that are easily categorizable as animals. So, nasa kingdom animalia tayo. So, ano ba yung mga animals that are most similar to us in genetics? So it's a lot more sophisticated when we think of genetics. It has something to do with DNA and yung similarity natin in a genetic or DNA level sa mga ibang mga hayop. Usually, na re-represent yun sa similarity rin ng physical appearance natin. Pero kung ma-observe nyo dito, isa sa mga pinakamalaking pinakaiba natin is our ability to walk upright or stand upright. So, makita natin yung mga ibang hominids na tinatawag natin. So, ganyan ang spelling niya, hominids. Sa mga ibang hominids na makikita natin dito, ang orangutan, gorilla, bonobo, chimpanzee, all of them, lahat sila ay naglalakad on all fours. Although, merong mga pagkakataon that they, in fact, are able to walk on two legs. Pero dahil mas mahaba yung braso nila, and it's because a lot of them are arboreal, pag sinabi natin arboreal, it's animals that or these are animals that lives atop the trees. Although for the gorilla it's a mountainous animal na naninirahan sa mga kabundukan, it's still very useful for it na mahaba yung braso. On the other hand, sa mga tao mas mahaba ang mga binti natin, which goes ahead shows the difference in lifestyle, difference in survival ng mga organism. Now yung ability natin na maglakad using our two legs is one of the most important defining factors sa tinatawag nating hominins. So, dito na ma-apply yung idea ng taxonomy kanina kung paano natin kinakategorize. Because understanding taxonomy, at least even a basic idea of taxonomy, would allow us to have a better understanding of the biocultural and social evolution. So, hominids ang tawag natin sa mga organisms na to. They're the closest living relatives. And there's also plenty of hominids or maraming hominids sa mundo na extinct na wala na sila.
So later on we'll talk more about them. And hominins naman, ayan ang specific na mga uri ng hominids that are predominantly bipedal or bipedal. Bipedal. So predominantly bipedal na mga organisms. So, pag sinama natin bipedal or bipedalism, yung mismo proseso ng pagiging bipedal is the locomotion. Pag sinabi locomotion ay yung abilidad mo gumalaw gamit ng dalawang paa. It's a primary means of movement. Kasi yung primary means of movement ng mga ibang organisms na to, ng mga ibang hayop na to, especially the chimpanzee, for example, which is the closest living relative that we have in terms of DNA, are actually quadrupedal. Ibig sabihin, apat na binti yung ginagamit na. They use four limbs, like yung dalawang braso and dalawang binti. Dexterity naman, this is related to it because the concept of dexterity, especially with humans, became a lot more important as we became bipedal. Kasi isipin nyo na lang, pag tumayo tayo, mapapakawalan yung mga kamay natin. And the very idea that our hands were freed is actually one of the most integral aspects that happened throughout the world. It's one of the most universal change that is unprecedented or napakalaki ng impact niya. Literal na binago natin ang mundo. Based on the biological and cultural evolution, literal na binago natin ang mundo dahil nagamit natin ang ating mga kamay dahil nakatayo tayo. So, ayun yung relationship niya. Madali rin naman i-explain kung ano yung biological and socio-cultural evolution. Pag sinabi natin biological evolution, physical change to na nagaganap. Also, in a genetic level, since again, in order to physically change, we also have to genetically change as well. We also have socio-cultural change, which is more so about behavior and our relationship with others. So, ayan yung pinagkaiba ng dalawang yan. And they are always linked together. Palagi silang konektado sa isa't isa. So, something that we need to establish since the last lesson we had is what we call social evolutionism. And social evolutionism is the evolution of society from simple to complex. Ayun yung pinakasimpleng explanation niya. However, as you will realize, maintindihan nyo habang tumatagal na ang konsepto ng biological evolution, which obviously is going to become socio-cultural evolution as well, is it's not that simple and it's probably a lot more complicated if you study it even further. Basically, hindi point A to point B ang evolution. Merong mga, at least sa mata ng siyensya, ang evolution ay hindi lamang teorya. Yung teorya behind that is paano ba nangyari exactly. Marami pa ng mysteries regarding that. But it's almost certain na nagaganap ang evolution. It just happens in a very, very slow pace na napakabagal niya. As you will find out later on that it takes millions of years for evolution to occur. At the fastest, probably going to take several hundreds of thousands. So it's not point A to B. And you will also realize that there are some cases na nagre-regress ang evolution, na hindi siya linear. Maraming mga hayop ang involved pagdating dyan, like the convergent and divergent evolution. Isa sa mga pinaka-common na statement against sa evolution is bakit, kung nag-evolve nga ba talaga ang mga tao mula sa chimpanzee, bakit may mga chimpanzee pa rin? Kasi mali ang tanong na yun. That question doesn't even factor in. But that's, I guess that's a topic for another day. If you're interested, you can ask me kung kilala niyo ako, teacher sa PNHS Main. Anyway, but yeah, moving on from this, at least we have established that. We can finally talk about the crux or the primary idea of our lesson. So that took quite a while. And we're going to talk about the timeline of early humans. So we're going to talk about Australopithecus to Homo sapiens. But for now, pwede kayong magpahinga. Kasi introduction yun, alam kong maigsi ang attention span ng ating mga estudyante.